isinilang si Francisco Balagtas o kilala rin sa pangalang Kikong Balagtas sa Panginay, Bayan ng Bigaa, Bulacan. Noong Abril 2, 1988. Ang sakit! Mga anak na ata ako! Juan! Oh. Anong nangyari? Manang, mga anak ng asawa ko. Ala, totoo na! Bilis! Kumalma ka, umiyak ka ng malalim. Yuri! Isa pa! Anak ko. Ang mga magulang niya ay sina Juan Balagtas at Juana de la Cruz. At ang mga kapatid niya ay sina Felipe, Conca at Nicolasa. Mahilig si Kiko sa kalikasan. Tulad ng pagmamasid sa mga luntiang kapaligiran, pakikinig sa mga pagaspas ng mga dahon, at awit ng mga ibon. Sa murang edad, hindi maikaila kay Kiko ang mga pagmamalupit ng mga Espanyol sa kababayan niyang Pilipino. Sa gulang na 11, lumuwas ng Maynila upang makahanap ng trabaho at makapag-aral. Pumasok siya muna sa paaralang parokya sa Bigaa kung saan tinuruan siya tungkol sa relihiyon. Magandang araw, Binibini. Ako nga pala si Francisco Balagtas. Maaari ko bang malawan ang iyong pangalan? Oo naman. Ako nga pala si Magdalena Ana Ramos. Napakaganda ng boses mo, pati na rin yung mukha. Talaga ba? Maraming salamat naman sa iyo, Ginoo. Kiko na lang itawag mo sa akin, Binibini Magdalena. O sige, Kiko. Dito siya humingi ng tulong sa pagsulat at pagsasaayos ng tula para sa kaarawan ni Magdalena Ana Ramos kay Jose de la Cruz o mas kilala bilang Joseng Sisiu na pinakabantog na Makata sa Tondo. Hindi tinulungan ni Joseng Sisiu na magsulat ng tula si Kiko dahil sa wala siyang maipambabayad na sisiu. Gumawa siya ng kanyang sariling tula at di kalaunan na higitan ito ni Francisco sa larangan ng panula. Magandang araw sa iyo, Sensitive. Maaari mo ba akong gawin tula tungkol sa pag-ibig? Maaari kitang gawin ng tula tungkol sa pag-ibig. Ngunit dapat kailangan na may kapalit ng sisiw. Ngunit wala akong dalang sisiw ngayon. Hindi kita maaari pagbigyan sapagkat wala akong dalang sisiw ngayon. Hindi na lang balit. Maraming naging katulong ni Doña Trinidad si Francisco Balagtas, isang mayaman at malayong kamag-anak, upang makapagpatuloy siya ng kolehiyo sa Kolehiyo de San Jose, Maynila. Kiko! 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 Bakit ba, madam? Maaari ka bang magwalis? Masyadong makalat sa paligid. Kiko! Kiko! Bakit po, madam? Maaari mo ba akong kuha na ng tubig? Sige po, madam. Ano?
Amen. Salamat. Pagkatapos, nag-aral naman siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Taong 1812, na matapos siya sa pag-aaral ng Batas Socorrones, Kastila, Latin, Pisika, Doktrina, Kristiyana, Humanidades. Taong 1835 na maniraan si Kiko sa Pandakan, Maynila. Dito niya nakilala si Maria Asuncion Rivera o mas kilala sa tawag na Celia. Ang marilag na dalaga ang nagsilbing inspirasyon ng Makata at tinaguriang MAR ni Balagtas sa kanyang tulang Florante at Laura. Naging karibal niya si Mariano Nanong Capule sa panliligaw kay Celia, isang taong ubod ng yaman at malakas sa pamahalahan. Napakaganda mo nagiging Celia. Anong ginagawa niyo? Dahil sa ginawa niya sa pagligaw kay Celia, ipinakulong siya ni Nanong Capule para hindi na siya muling makita ni Celia. Habang nasa kulungan siya, pinakasalan ni Nanong Capule si Celia kahit walang pag-ibig na nadarama si Celia para kay Nanong Capule. Doon sa kulungan, isinulat niya ang Florante at Laura sa papel ng De Arroz para kay Celia. Noong 1838, nakalaya na siya sa kulungan. Major Lieutenant at naging clerk sa hukuman si Kiko noong 1848 Bataan. Dito niya nakilala si Juana Chambeng na kanyang naging asawa. Nagpakasal sila noong 1842. Si Chambeng ay 31 at si Balagtas naman ay 54. Sa kahuna-una ang pagkakataon, ginamit niya ang Baltazar sa kanyang sertipiko ng kasal. Doon, nagkaroon siya ng 11 anak kay Juana Chambeng. Humawak din siya ng mataas na tungkulin sa Bataan Teniente, Major at Juez de Semantera. Nabilanggo muli si Kiko sa Balanga dahil sa sumbong na pinutol niya ang buhok na katulong na babae ni Alferes Lucas. Nakalaya siya noong 1861. Nagkaroon ng sakit na pneumonia si Balagtas. Namaya pa siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak noong Pebrero 20, 1862. Namatay siya sa gulang na 74 dahil sa sakit na pneumonia at dahil na rin sa katandaan. Duba na ang sakit ko, hindi na kaya ng katawan ko. Kung mamamatay ako, ito ang ibibigay ko sa'yo. Ayan na maging Makata ang alinman sa ating anak. Mabuti pang putulin mo ang mga daliri nila kaysa gawin nilang bokasyon ang paggawa ng tula.